na to ang ipakikita namin sa inyo kung paano maglagay ng plastic seal doon po sa ating small cup at saka po doon sa ating big cups. Kasi po kadalasan, yung mga customers natin winawala na po yung mga takip niyan. So gawan na lang natin ng simpleng paraan, okay po? At para din sa ikabubuti ng ating negosyo. Hello po mga katubig, ngayon po ituturo ko sa inyo kung paano maglagay ng seal, ng plastic seal sa small cup na halimbawa nawala yung takip ng galon mo na maliit. Ang gagamitin po natin na plastic, yung plastic seal na panlagay sa takip ng small cup. Mm-hmm. Yan po ang ginagawa ko paglagay para mas magandang tingnan. Mm, tama. Yan. Tapos po, ito po ipapantay po natin muna yung ano sa ilalim para kaya na kailangan hawakan mo ng magpit para pag ano ng heat gun hindi matanggal yung ano sa heat gun na ba yan? Sige. Ito po, ganito po. Ano. Dahan-dahan lang po ang ano kasi mainit saka ano. Kailangan bitong po. Tatimingan mo lang po gano'n pag ng heat gun. Yan po, ganyan po. Huwag lang masyadong ano, sagasaan ng mainit. O, yan, ano. Yan po. Lalo. Tapos para maganda po, tingnan. Pag may nakita pa kayong medyo may butas pa, kulang pa yan. Lumabas ang tubig dyan, uulitin po natin. Dalawa pa ulit na plastic seal ang gagamitin natin. Tapos, lalagay po ulit natin, tatakpan natin yung may butas dyan para mas lalong magandang paggawa. Huwag na po tayong magtipid sa ano, kasi mura lang naman po yung plastic seal. Ayun, maganda nga naman tingnan. Oh. Malinis kasi kung dalawa lang pala, may lulusot pa rin ang butas, ano? Oh. Ayan. Ayan. Ah, oo nga, mas maganda tingnan yung ganyan. Oh, ayan na kasi po yung ibang nag-iigid niyan, hindi na nila binawala nila yung maliliit na takip. Tapos, pag maglalagay ulit ng halimbawa ng plastic na, tinatapon nila. Kaya kada igid nila, maglalagay tayo ng ano, plastic. At parang may butas pa, wala na ba? Wala na, may ano na sa ilalim. Ah, sa bagay. Ayan. Ganyan po, medyo maganda na. Okay na, yan. Madali lang pala eh. Gayahin nyo na lang po yan. Kasi pag, alalay lang yung ano sa heat gun, ano, dapat pala. Pag natuyo naman yung ano, matigas na yan. Eh. Ngayon naman po, ipapakita natin kung paano maglagay ng plastic seal dito sa big cup. Halimbawang ito mawala. Ito na lang ang lalagay po natin, yung puti. Saka po natin lalagay ng seal. Ganito po ang lalagay natin. Tapos buka tayo ng pang big mouth seal. Ganyan na po ang ano. Hindi na po matatapon ang tubig niyan. Ganyan. Dahan-dahan din po ulit ang pag-push dyan. Kailangan pantay siya. Para naman ang tubig. Ganyan lang po kadali. Hindi na po matatapon ang ano dyan. Pag-tubig. Okay na. Pwede na po yan. Yan. At least eh, meron siyang suporta. Ayan, ito po yung puti nakikita natin. Oo. Kasi kadalasan yung mga customers natin, winawala na po yung mga cup na yan. Dito, lalo na rito sa small cup niya. Tapos sa big cup. O, tapos pagka-alokay natin bumili, ayaw naman magsibili. So gawa na lang natin ang paraan. Okay po, sana po meron po kayong natutunan sa senior kanina ng aking mister kung paano pagpalit ng mga plastic seals natin doon po sa small cup at saka doon sa ating big cups. Napakasimple lang naman yung ginawa natin. Huwag po tayong manghinayang doon sa mga plastic seals na yan kasi kailangan po natin gawin yan at para na rin sa ikagaganda ng negosyo natin tulad ng binanggit ko kanina, palagi tayo dapat good service doon sa ating mga customers. Baka kasi sabihin ninyo, mabagasto sa plastic. Kailangan po natin maglagay talaga ng plastic. Dahil pipintasan tayo pag hindi natin nilagay ng plastic. Siyempre, napakadugyot naman tingnan. Napakapangit tingnan kung hindi natin gagawa ng paraan. Okay po, maraming salamat po sa inyong lahat. I-apply po natin sa ating water station yung ating mga senior ngayong araw na ito. At muli, nagpapasalamat po ako dun sa aking mga subscribers. At doon po sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, mag-subscribe po kayo sa aking channel, sa channel po rin sa Alice. At kung meron po kayong mga katanungan, mag-comment lang po tayo dito po sa ating comment section. Okay, re-reply ko po kayo kapag free po ako.
So, maraming salamat muli po sa inyo. Huwag kalimutan, i-click lang po yung ating notification bell para po palagi po kayong updated kapag meron po tayong bagong videos. At kung meron po kayong mga suggestion tungkol sa mga next vlog natin, saan gagawin natin title, mag-comment lang po kayo sa akin. Okay po? Maraming salamat sa inyong lahat. And God bless you all. Bye!